Basketball Lovers, good day para sa inyong PBA update. Isang update po para sa tropang Giga dahil ang kanilang superstar na si Mikey William ayon nga mismo sa kanilang head coach na si Coach Chat Reyes ay terminated na ang kanyang kontrata. Ibig sabihin wala nang karapatan pa makapaglaro si Mikey Williams para sa tropang Giga. Ang may problema ngayon kay Mikey Williams or si Mikey Williams ngayon ay mayroong problemang kinakaharap dahil hindi na ito makakapaglaro pa ng tuluyan sa mga liga na kung saan under ng FIBA. Dahil nga sa kanyang breach of contract, ibig sabihin meron pa kasi itong kontrata na 1 year sa tropang Giga pero hindi na ito naglaro. Kaya naman, anytime ay mawawalan na ng income si Mikey Williams at hindi na po pwede pang makapaglaro kahit nasaan bansa at anong liga nasa ilalim ng FIBA. Kaya naman, inaasahan na isa itong leksyon sa mga players na nagpapakita ng hindi pagtupad sa kanilang kontratang pinirmahan, lalong-lalo na sa kanilang ligang pinaglalaruan. Kaya naman, marami ang nagsasabi, hopefully, hindi na ito masundan pa ang katulad ni Mikey Williams. At baka sakaling ma-silent ban na si Mikey Williams sa PBA. Pero meron pa namang pag-asa na makapaglaro si Mikey Williams kung ito ay lalapit sa SMC Management para makausap din ang SMC Management para at ang MVP Group at gawing trade transaction na lang at ibigay na ito sa SMC. Ito na lang ang tanging tsansa na po pwedeng gawin ni Mikey Williams para hindi ito mawalan ng kabuhayan. Samantala, dahil nga sa nasabing pagkaka-terminate ni Mikey Williams ayon nga mismo kay Idols Novadua at sa kanyang kuliglig, dalawa ang posibleng players ang tinutuunan na ngayon ng pansin ng tropang Giga para kunin nila sa Blackwater Bossing. Dahil ang Blackwater Bossing, isa ito sa mga paboritong farm team ng tropang Giga at dalawang player ang posibleng nilang pagpilian. Ito nga ay si Christian David na kung saan nakuha nga ng Blackwater sa katatapos lang na PBA draft sa second pick. Inaasahan na ipakikita ni Christian David ang kanyang totoong kakayahan. Sa height nitong 6'6", malaki ang posibilidad na maging go-to guy ito ng tropang Giga kung sakaling makuha na ito. Pero tinitingnan pa ang posibilidad na dapat daw mahinog na dahil nung first game nila kontra sa kanilang kalaban na Converge Fiber Xers ay hindi nagpakitang gilas ito. Kaya naman, inaasahan sa mga susunod na game ng Blackwater Bossing ay magpapakitang gilas ito para tingnan ang posibilidad na kunin na ito ng tropang Giga. At isa pa sa posibleng kunin ng tropang Giga kung hindi nila magustuhan ang nagiging performance ni Christian David ay ang player na si Ray Swerte. Si Ray Swerte, inihahantin tulad nila kay Mikey Williams na kung saan meron attacking ability, merong outside shooting, at the same time isa itong go-to guy na posibleng nilang sandalan pagdating sa crunch time. Kaya naman, ang tropang Giga ina-evaluate na sina Christian David at syempre si Ray Swerte. Kung sakaling kinakailangan na nila pindutin ang panic button ay tuluyan na nilang kukunin ito sa Converge, rather sa Blackwater Bossing. Ang tanong na lang ng mga fans ngayon, kung sakaling matuloy ang nasabing trade transaction, sino ang ipapalit ng tropang Giga at sino pang team ang posibleng isama para maging blockbuster trade ito? Dahil hindi po pwede magpakawala pa ang players or ng players ang tropang Giga dahil karamihan sa kanilang mga players ay mga injury at kinakailangan talaga. Meron itong mga farm team din na isasama para doon kumuha ng players na ipapalit sa Blackwater Bossing. Kaya aabangan natin anytime ang nasabing trade transaction kung magmamaterialize ba si Christian David or si Ray Swerte papunta sa tropang Giga. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Anthony Lagialon,
kagawad ka at sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Ronald Gato, Christian Malescal, at si Mr. Yornel Belches ng Cebu City. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Pakilike, pakipollow, pakishare. Ganun din po sa YouTube channel ko para updated kayo palagi sa lahat ng sports kwentuhan. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.